Wala yan. Ito pa tong kabila. May swing cool din dito. Nandito din yung isang mga ball pens ko na pastels. Tapos, dito naman, ito naman ay color pencils. Yan. So, dito nakalagay yung mga yan. Ay! Hala! Oh, no, mali. Welcome back ulit to my channel. So, bago ko mag-proceed sa aking new video today, no, gusto ko lang magpasalamat, no, dahil sa pasok ngayon ng 2021 ay may maganda akong balita, no. Nadagdagan tayo ulit ng subscribers. So, ang ating mga subscribers ngayon ay 143. Yay! So, thank you dahil maganda ang pasok ng 2021 ngayon dahil palagdag ng padagdag ang ating pamilya, mga kachichi. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. So, ngayon, for today's video, no, maraming nagtatanong dito, no. Itong tanong na to ay sa mga calligraphers, no. So, ano nga ba ang pwedeng pang beginners na gamit, no? Or ano ang pwede nilang gamitin, no, kapag mag-uumpisa pa lang sa kanila. Yan, maraming tanong talaga yun sa mga nag-uumpisa pa lang. So, ito yung tips ko sa inyo, no. Bibigyan ko kayo ng tips, no, kung anong pwede ninyong gamitin, no, sa mga beginners pa lang, sa mga nagsisimula pa lang. Ayan, ito talaga pwede ko may recommend sa inyo since yun nga, 2 years na din ako nagka-calligraphy, no. Nag-start lang ako nung grade 11 lang ako. So, wag na natin patagalin to, no. I-share ko na talaga to sa inyo, no, para may ano kayo ngayon. So, yun lang. Ibaba ko yung camera, no, para makita nyo yung i-share ko. So, yun. Kachichi. So, hindi ko na ipapakita yung mukha ko, no, kasi ito talaga ang point natin sa ating video, no. So, sa 2 taon kong pagka-calligraphy, may mga napundar na din akong gamit. May iba naman dito, nung 1 taon pa. May iba naman dito, bago pa, no, binili ko. So, share ko lang sa inyo tong mga brush pens, mga washi tapes, at saka yung mga highlighters ko. So, itong set na to, itong nandito sa latang to, wala kasi rin akong lalagyanan, kaya naisip ko, dito na lang siya ilagay, no? So, yun nga, makikita nyo naman dito yung mga big brush pens. Dito ko nilalagay. Yan. Diyan yung mga big na brush pens. So, dito naman sa pangalawang lata na to, ito yung mga color pens, ball pens, ayan. So, makikita nyo naman dyan, no? Kasi, ito, hindi ko sila pinagsasama-sama kasi nga, baka hindi magkasya, kaya pinaghiwalay ko na lang yung maninipis at saka yung mga matataba. Yan yung mga highlighters ko, no? So, hindi yan kasama. Ito mga highlighters ko, mga pastel pen, mga pastels, tapos, yung sa kabila naman, yung mga swinkles, yung mga neon edition, yan. Nandito yan sa kabila. So, ayan, tapos, may 2 lalagyanan din ako ng washi tapes dito, no? Yung isa, itong mga makakapal. Tapos, ito naman, yung mga small washi tapes, yung mga maninipis, yan. Dito, pinag-iwalay ko din yan, no, para maganda tingnan, tsaka organized. So, andito rin yung mga stickers na nabili ko, no, yan. Diyan ko yan nilalagay lahat. So, bago yan, no, may nakikita naman kayo ditong mga iba't ibang, panggamit sa pang-calligraphy. May highlighters, may color pens, may brush pens. So, wala kasi akong pink na ito, kaya... So, may 5 tayong brand or 4 kasi parehas lang naman to. So, may Stabilo tayo dito. May Little Hands Coloring Pens. Tapos, Artline Sticks. Tapos, Platinum Brush. Dual Brush Pen. Tapos, ito naman, Zig Scroll and Brush. So, mauna muna tayo sa pinakamura. Siguro, ang nabili kong pinakamura dito by piece. Ito. Itong Stabilong dalawan to. Kasi, presyo niya is mga nasa 30 plus. So, syempre highlighter naman siya. So, kung sa pag-uusapan brush pen, siguro ito.
etong Artline Sticks. Bili ko dito mga nasa 40 plus. May iba kasi dito mga kachichi, hindi ko binili lahat. May iba dito may nagregalo sa akin, no? So, hindi talaga lahat yan. Hindi ko talaga lahat yung binili. Tapos sumunod to, eto bigay lang din to sa akin. Siguro mga nasa, magkano ba to? Nakalimutan ko na kasi. Basta feeling ko mga nasa 100 din ata to. Tapos eto naman, magkano ba? Eto mga nasa ano to, mga nasa 100 din. Yan. So, ano nga ba ang pwedeng pang beginner sa mga magkakaligraphy, no? So, ang may sasuggest ko sa inyo, since yun nga, ako kasi, nung unang try ko sa pagkakaligraphy, hindi ko gamay yung ganitong brush pen, yung mga like this, no? Dati mahaba to, ayan, lumubog. Tapos, yung mga ganitong tip ng brush pen, hindi ko yan alam dati. Tapos, nagsimula talaga ako sa Artline po. Sa Artline Sticks po talaga ako nagsimula. Pero marami daw nagsasabi na mas maganda daw ito. Itong ganitong tip. Parang cryo. Kung may Crayola or real hands, ganun. So, yun na. Sabi daw nila, ito daw mas maganda kasi daw, magaan daw ito gamitin. No? Tsaka tinan nyo naman, maganda din yung tip niya. Ayan. Ano mo talaga siya. Magagamay mo siya. Tapos, ako kasi, ito talaga, dito talaga ako nagsimula. Kasi ito lang din yung meron ako dati. Bago to. Kasi ito nga, diba, kaka-review ko lang to sa inyo. Kakabili ko lang din kasi nito. So, dati, nung unang-unang-una talaga, ang ginagamit ko is lapis, ball pen, tapos highlighters. Yung highlighters, pang-highlight ko siya dun sa calligraphy ko. So, mas maganda sa mga beginners po, mag-try-try mo po muna kayo sa mga lapis or sa ball pen, no? Tapos, may mga tutorials din sa YouTube, no? Mag-comment na lang kayo kung gusto nyo turuan ko kayo ng mga tutorials, no? Calligraphy tutorials, kung gusto po ninyo. So, yun nga, nasabi ko nga sa inyo na mas maganda talaga, magsimula muna kayo sa magagaan, no? Umaga, ito, ball pen, magaan to sa kamay. Kahit yung mga ball pen lang na panda, pwedeng-pwede yun, mga kachichi, no? Pwedeng-pwede yun pang calligraphy. Kasi ako noon, syempre nga, wala pa ako noon budget, hindi pa ako makabili ng kahit anong gamit talaga. Yan nga, nagpapasalamat ako ngayon kasi padami na padami ang aking mga gamit, no? Sharing lang, mga kachichi, hindi bragging. So, yun na. Yung taga may share ko sa inyo. So, pwede nito. Tapos, kung gusto nyo naman may kulay yung calligraphy nyo, kung yun nga, masyado kasing plain kapag black pen lang, lagyan nyo din ng mga highlights, lagay ng mga highlighter, pwede rin mga markers, yan. Kumbaga, yung tip lang niya, parang stable lang, hindi siya yung malambot, hindi rin siya matigas. So, ang may ano ko lang sa inyo talaga, pwede rin itong pang beginners, yung ganitong pen. O kaya naman, kung gusto nyo, eto, magsimula din kayo dito kasi itong tip na to medyo maliit lang. Hindi kagaya dito sa Zig. Ayan, medyo malapad na siya. Dadaan lang muna kayo dito kapag natuto na kayo sa dalawang to. Ayan, mga kachichi. Yun lang ang may sasuggest ko sa inyo. So, ayan yung mga ano ko. Ang mga gamit ko, yan. Mga highlighters. May sasuggest ko rin na maganda rin kayo bumili ng mga pastel pens kagaya ng mga MNG. Yan, kung gusto nyo lang ng mga mura-mura, marami rin yan sa mga Shopee at saka sa Lazada, no? Yan, maganda rin tong mga pastel pens kasi nga, pang-highlight to sa mga calligraphy, no? Kung makikita nyo naman sa mga gawa ko, may mga highlights, no? So, pwede rin kayong bumili ng ganito, mga metal pens, yan. Yung mga gustong mura lang, ito, dito kayo sa doong a metallic pen, yan. Okay, man, sponsor, oo. Haha, char. So, yan. Ay, mga kachichi nga pala, tumatanggap po ako ng sponsor. Tumatanggap talaga ako ng sponsor kasi blessing yan, no? Yun lang naman. Paparinig lang, oo. So, yan na mga kachichi, uulitin ko, no? Pwede natin pang beginner sa mga gusto mag-calligraphy na pang beginners. Ito po, ang may sasuggest ko. Hindi man ako nagsimula dito, pero I think mas maganda kayo mag-start talaga dito. Sa real hands. Or kaya, kung may Crayola super tips kayo, pwedeng-pwede yun mga kachichi. So, after nyan, no, syempre pupunta kayo dito sa parang basic brush lang na Artline Sticks. Marami talagang mga brush pens, so feeling ko lang ang mga mahal na brush pens is Tombow, tsaka Karin Markers. Yung mga brush pen kasi na yun medyo pricey siya, kaya
hindi pa kaya ng mga budget ko. So, doon na muna tayo sa mga mura-mura, mga kachichi. At saka, mga kachichi, hindi naman kailangan kung mahal ang gamit ninyo or hindi. Basta, nasa kamay naman natin yan eh. Kung magagawa ba natin na maayos yung calligraphy natin, no? Magagawa natin yan na paraan. So, yun na muna mga kachichi. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And pindutin nyo lang ang notification bell for more updates, no? Update na ulit mga kachichi. So, yun lang mga kachichi. Bye-bye! God bless all!